Papuri sa'yo, Espiritu. Diwa namin ay pukawin mo. Papag-alabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan. Puso namin iyong tahanan. Ang bayan namin iyong gabayan. Tungo sa katarung at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu. Diwa namin ay pukawin mo. Papag-alabing puso namin sa katotohanan ay akitin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan ng Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad, at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. At upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Lari, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan. Sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kabistahan, gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong na mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia,
Ehipto at sa mga saklaw ng Libya, nasakop ng Sirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo, mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, puon tanayong baguhin. Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, Poon, tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, Poon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, Poon, tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binibigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binibigyan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinapainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa kay bigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang dinanais, lilim namin sa init.
kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan. Ang buhay na mitdangal, marumi palinisin, lantay panariwain, sakit na migamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malukot ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makitang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang maga po, Father. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo o tinatawag nating Pentecostes. Bakit nga ho ba natin ginugunita at ano ho ba ang ginugunita natin sa kapistahang ito? Ito po ang kapistahan, 50 araw pagkatapos ng Pasko ng muling pagkabuhay. At tandaan natin na ang pagbaba ng Espiritu Santo
ang kaganapan ng pangako ng Diyos, ang katuparan ng tunay na pangako ng Diyos. At ano ang pangako sa atin ng Diyos? Na kailanman hindi niya tayo iiwan. Tandaan natin nung nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang pag-akyat ng Panginoon. At ano ang pangako sa atin ng Panginoon? Ipadadala niya ang Espiritu Santo upang tayo ay gabayan sa ating paglilingkod at pagmimisyon sa Diyos. Sa madaling salita, ang Espiritu Santo ang kaganapan ng pangako ng Diyos para sa ating lahat. Pero mga kapatid, kapag nababanggit po ba natin ang salitang Espiritu Santo, ano po bang mga imahen ang pumapasok sa ating isipan? Alam natin na ang Espiritu Santo ay Diyos, kabilang sa banal na Santatlo. Alam natin marahil kapag sinabi ang Diyos Ama, ito yung imahe na pumapasok sa ating isipan. Kapag sinabing Diyos Anak, alam natin kagad yung imahen na pumapasok sa ating isipan. Pero kapag sinabi nating Diyos Espiritu Santo, anong imahen ang unang pumapasok? Marahil kalapate. Diba? Ibon. Yaan ang mga bagay na pumapasok sa ating isipan. Pero hayaan natin na sa umagang ito, sa tulong ng ating mga pagbasa, binibigyan tayo ng imahen ng Espiritu Santo. Una, ang Espiritu Santo ay hininga. Hininga. Sa ating ebanghelyong napakinggan, bagos banggitin ng Panginoon ang mga katagang sumainyo ang Espiritu Santo o tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostoles? Hiningahan. At tandaan din natin mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang tao, hinulman niya sa pamamagitan ng putik at pagkahulman ng Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Hiningahan niya yung tao. At yung tao ay nagkaroon ng buhay. Diba sa buhay ng tao, mahalaga ang hininga? Dahil kapag hindi na humihinga ang tao, ano pong ibig sabihin? Patay. Kaya pakiramdaman ho ninyo yung katabi ninyo, humihinga ba? Humihinga ho ba yung katabi ninyo? Parang, no. Pinapahiwatig nito mga kapatid, na sa ating paghinga, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Sa ating paghinga, ipinapaalala sa atin na ang Diyos kailanman hindi malayo sa atin, na ang Diyos ay malapit sa atin. Sa ating paghinga, nararamdaman natin na patuloy-patuloy na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa araw na ito, sana ma-appreciate natin yung mga paghinga natin. No? Makita natin yung kahalagahan ng paghinga natin, na yung paghinga natin, pagpapaalala na sumasa atin ng Diyos, pagpapaalala na ang Diyos natin ay hindi malayo, na ang Diyos natin ay kapiling natin dahil yung hininga natin nagmula sa Espiritu Santo. Pero hindi ho natatapos doon mga kapatid. Dahil tandaan natin, sa pamamagitan din ng paghinga o sa hininga ng Diyos, nabuo ang simbahang Katolika. Kaya nga sa araw na ito, kaarawan din ng ating simbahan. Kaarawan ng ating simbahang Katolika. Sa kanyang paghinga o hininga, nabuo ang simbahan. At alam mo yung pagbuo niya ng simbahan, na ang simbahan dapat ay nagbibigay buhay. Ang misyon ng simbahan ay magbigay buhay. Pero aminin natin mga kapatid, na kahit sa loob ng simbahan, merong hindi pagkakaintindihan.
kahit sa loob ng simbahan, merong masasabi nating hindi pagkakaunawaan. Dahil aminin din natin ang realidad na ang bawat isa sa atin, iba-iba ang pinanggalingan. Ngunit kahit iba-iba man ang pinanggalingan natin, iba man ang ating mga pinaniniwalaan, iba man yung tradisyon na meron tayo, pero sa bandang dulo, pinagbubuklod ng Espiritu Santo ang simbahan na nagbibigay buhay para sa lahat. Kaya nga ho, magandang tingnan po yan eh. Sa kanya-kanya nating simbahan, sa kanya-kanya nating parokya, minsan ho, aminin ho natin o hindi, sa loob ng parokya, kitang-kita yung pagkakawatak-watak. Bakit? Sasabihin ng ministry na ganito, mas mahalaga kami. Sasabihin ng ibang mga tigasimbahan, hindi, mas mahalaga kami. Kasi kami ay malapit kay Father. Pero kung titingnan natin, kung ang bawat isa sa atin may pagkakaiba man, pero isa lamang ang misyon na magbigay buhay, tunay ngang buhay ang Espiritu Santo na nagbubuklod sa buhay natin. Ang Espiritu Santo bilang hininga na nagbibigay buhay at nagbubuklod sa atin kahit sa anong pagkakaiba, pero may pangunahing misyon upang magbigay ng buhay. Yan ho ang pagkilos ng Espiritu Santo, hiningang nagbibigay buhay. Pangalawa, ang Espiritu Santo ayon sa ating ikalawang pagbasa ay bumaba sa mga apostoles sa pamamagitan ng dila apoy, tongues of fire. Kapag tatanungin ko po kayo, ano po ba ang ginagawa ng apoy? Ang apoy po ay mainit, tama po ba? At alam natin minsan sa relasyon natin, kailangan itong maging mainit. Sa relasyon natin, hindi lang sa Diyos, kahit sa kapwa natin, kailangan laging nag-aalab yung ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaya nga kung titingnan natin sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ho yung karanasan ng mga apostoles noon? Nandun yung takot, nandun yung pangamba, nandoon yung pagdududa, nandoon yung kawalan ng loob. Bakit? Namatay si Jesus eh. Bakit? Dahil pakiramdam nila, iniwan sila ng Panginoon. Pero mga kapatid, dahil sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo, yung panlalamig na palitan ng determinasyon, yung kawalan ng loob na palitan ng lakas ng loob. Sa madaling salita, yung panlalamig ng puso ng mga apostoles, yung takot na naramdaman nila, tinulungan sila ng Espiritu Santong mapawi ang lahat ng takot, mapawi ang kawalan ng loob, kundi mapalitan ito ng lakas ng loob. Sa madaling salita, sa tulong ng Espiritu Santo, kung tayo ay nanlalamig na sa ating pakipagrelasyon sa Diyos, Siya ang magpapanumbalik ng init na ito. Kaya nga mga kapatid, tingnan din natin sa ating mga pansariling buhay, sa ating pamilya, kapag nanlalamig na ba, lumapit tayo sa Espiritu Santo. Sa mga mag-asawa, sa mga mag-asawang nanlalamig na yung relasyon sa isa't isa, lumapit sa Espiritu Santo upang paalabin muli ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Sa mga magkapatid na hanggang ngayon ang lamig pa rin ang trato sa isa't isa dahil hindi pagkakaunawaan, nanlalamig na
ang pakikitungo, lumapit sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang pagbaba ng Espiritu Santo nung unang araw ng Pentecostes ay nagbigay ng buhay, nagbigay ng pagkakaisa, at nagbigay ng alab sa pamagitan ng lakas ng loob at determinasyon upang para sa mga apostoles at mga tagasunod ni Kristo na tupdin ang kanyang misyon. Nawa sa buhay natin ngayon, yan din ang ating ipanalangin sa Diyos. Magbigay buhay, magkaisa, at patuloy na mag-alab ang init ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos upang magampanan natin ng tama at mabuti ang lahat ng ating misyon na ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at namumubuhay at nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating ipanalangin, Panginoon, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang ating lahat ng tao ay makilala sa iyo at kay Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumao na manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Amin. Hatid.
pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin pagpapala na aming piling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako na iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin awang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong inilubos ang ginanap ng pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha sa nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus.
tunay na kapiling natin. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Maraming salamat po. Halina, O Diyos naming mahal, halina at kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mo. Kami ngayon ay tunghayan ng hihina at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyaya minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkataon namin ay baguhin, puso namin ay maalabin, nang ang mundo ay magbago. Buhay nito'y alay sa'yo. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus.
nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Sa darating na 17 ng Hunyo, taong kasalukuyan, 2023, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor, Cardinal Saint Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff po ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahan lang po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagkapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at hingin ang pagpapala mula sa Diyos. Ang Diyos, Ama na kaliwanagan, ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalainawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ng liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, niluluwalhatig ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhatig ka namin. Thank you.